Hi! Pakilala po. Magandang hapon po, Dabarkats. Ako po si Jeoffrey Otit Mambucon. Otit? From the hidden paradise of the province of Bukidnon, municipality of San Fernando. Yun. Wow! Complete address. Kompleto. Ano po ang inyong kasabihan? Naniniwala po ako sa kasabihang huwag mong ikahiya ang iyong pinanggalingan dahil ito ang tunay mong kayamanan. Iyan. Oo, oo naman. Laking talilito kay Otit eh. Otit. Otit! Ikaw ba, part ka ba ng indigenous group, Otit? Opo. Yes. Ano namang course mo nung college? Bachelor of Science in Nursing po. Yung pa nursing nung college. Pero scholar ka? Yes po. Scholar. Yo, scholar. So, oh, siya yung isa nating hinahanap. Siya pala yung nurse. Siya pala yung nurse. Opo, siya na yung baligtad nurse na. Baligtad kayo ng pangalan. So, ano pong indigenous group kayo? Puon po. Puon to Tighawanon Manobo tribe dito. Bukidnon. Galing po sa Tighawanon Manobo tribes. Manobo? Tighawanon ah, po. Tighawanon. Parehas kayo ah, ni... parang kay Pog. Manobo po kasi is marami po siyang mga subgroups. At kami po isa yung Tighawanon po. Magkaiba po ng sarili. Anong tawag po talaga sa inyo? Tighawanon. 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 Oh. Paano naman po kayong naging scholar tapos nursing? Unang-una po talaga yan, yung mga parents ko, wala talaga silang plano paaralin po kami. Elementary pa lang po, kalipat-lipat na po kami ng school. Pero nung nakita po, at nung elementary talaga po, yung mga batang sinabi, nagsasabi po dyan na wala kayong maabot sa buhay niyo dahil walang pinag-aralan yung mga magulang ko mo, kasi yung mama ko wala talagang pinag-aralan po. At yung papa ko is grade 1 lang naman po. Nung elementary po, walang plano, pero nakita po ako ng missionary. Doon po, pinaaral po kami, Christian missionary po sila, dinala po kami sa isang dorm, pinag-dorm po kami. At nung high school po, doon ko po nakita unti-unti potential ko po na okay, pwede pala akong from the last section na hanggang nag-graduate po ako na naging top 7 po ng 300 ng high school. So, dahil po sa mga taong tumulong sa akin. Nakita tapos po. Ngayon? Sa ngayon po, yan po, hindi ko po in-expect kung saan ako dinala ni Lord, pero naging hindi lang po ako naging nurse. After po ng five years na nag-nurse ako kasi bumalik ako sa tribu namin, nakita ko po yung pangangailangan ng tao ko. Sabi nila, marami na tayo, may mga teachers na tayo. Pero po, nang nagtrabaho po ako sa ospital, yung makikita mo po yung mga pasyente mo na ikaw lang nakatausap sa kanila, masaya sila na maintindihan ka nila. Yun po yung nagtulak sa akin na kahit, Lord, hindi ko po ito kaya pero magdoktor po ako. Kaya po yung nakikita niyong bagong picture po dyan. Kakatapos ko lang din po ng MD na hindi ko po pinangarap nung bata po ko. Isa po ako registered nurse at ngayon po nakagraduate po sa De La Salle College of Medicine po na isang doktor. Doktor ka na rin? Doktor ka. Hindi pa naman po lisensyado pero kiniklaim ko na po kay Lord na first Tighawanon po. Amen. Pero MD degree holder na po tayo. Pwede na po tayong tawagin doktor. Kaling. Sa grupo nyo, ikaw ang first. Dahil itong si Otit. Bossing. Kauna-unahang Manobo, nag-graduate ng nursing at medicine. Congratulations. Ang galing-galing. Thank you po, Bossing. Hindi ka na hinang-hinaan ng loob nung una pa lang na sinasabi na walang pinag-aralan. Alam mo, pangit pakinggan talaga yung walang pinag-aralan. Ang dapat lang sabihin dyan, hindi nakatapos ng pag-aaral, pero hindi yung walang pinag-aralan. Yun yung nagtulak sa'yo at ipinakita mo ngayon. Sa totoo po, kaya ko naman po, as a bata kasi, kaya ko po. Pero yung pong sabihin sa parents mo na ignorante yung mama mo, mali yun. Walang pinag-aralan at wala kayong maabot sa buhay, masakit po, mas lalo na po sa mama ko. Hindi po namin kasalanan na hindi po sila nakapag-aral dahil una-una po ng panahon na wala pong paaralan. Kung may paaralan na po, pinatunayan ko po na kahit tatlong ilog po yung lalakbayin ko. Na kahit po tatlong araw lang po ako nag-aaral ng elementary, magtatapusin ko po ito dahil gusto ko pong patunayan na mali po kayo sa paratan niyo sa mga magulang. Hindi ko po kayang marinig po na ignorante yung mama ko. Sabi at ngayon po na nakapag-graduate na ako, gusto kong sabihin na napatawad ko na po kayo. Libre po yung clinic ko next year para sa inyo. Oh. Sabi nga, kung ano man yung ginawa sa'yo, balikan mo ng kabutihan. At yun nga yung sinasabi mo, eto siguro yung plano sa akin ng Diyos. Yan yung plano sa'yo. Makatapos ka ng pag-aaral, sa kabila ng ginaganon ka nila, kung anong sinasabi sa magulang mo, babalikan mo sila ng libreng pagpapagamot at pagpapacheck up, ha? Anong sabi ng mga magulang mo?
Maningil ka naman. Sabi ng magulang niya, maningil ka naman. Hindi, hindi. Ano sabi ng mama? Gano'n sila kasaya? Noong una po talaga hindi naintindihan ni mama, naalis ka na naman, inurse ka na, nakakain na tayo, nakapapinaharal mo na yung kapatid mo. Actually, nakapag-graduate na po sana ako kung hindi ako nag-med ngayon, pero pasalamat po ako na dyan po. Ay, ma, ama, apa, salamat po kanyo. Kahit po si Papa, wala na po siya. Namatay po siya noong 2011, isa din po sa lakas ko. Apa, sa mga, sa mama ko po, ma, sa matuing na ando, ik-promise ko kayo ko, nagliwan araw at kantan tribo, huwag pa ako ang kantasakto, pakababalay ka. Ang buibig ko pong sabihin, ma, wala tayong bahay noon. Wala tayong tamang pagkain. Nagtiis ka para sa amin. Pero 1 year na lang po, promise ko, gagawin kita ng bahay. Bibigyan kita ng anong mag-iiko tayo sa mga mall, ma. 1 year na lang, tiisin mo lang. Salamat sa pag-intindi mo sa akin, kahit di mo naiintindihan kung saan ako ngayon. Galing. Ayun. Di. Tamo, yung iniisip nila para maging masaya, yung iikot sa mall. Napakaliit lang nung pangarap. Ang problema, may pandemya, hindi pa kayo makakapag-mall masyado. Baka next year, tama ka, next year, iikot na kayo sa mall. Nope. Balitaan mo kami, ha? Thank you po. Sinas po, salamat po. Galing. Good luck sa'yo. Otit. Good luck. Thank you good po, sir. Thank you po, boss. Thank you po, sir. Iniiyak mo, Paolo! Pang finale nga siya. Ano, Paolo? Ano masasabi mo sa kanya? Tapos iiyak ka lang. Hindi. Ikaw, anong masasabi mo sa kanya? Siyempre, nakaka-proud. Lalo doon sa mama niya. Magsalita ka ng maayos! Wala na, round 2 na. Si mama po ba ulit? Hindi si mama. Hindi na si mama. Medalya na ngayon. Si ikaw nirepresent mo ng Pilipinas sa ibang bansa. Yes po. Yun. Yes. So siya yung hinahanap natin. Ano naman yung bakit ka ikaw ang nagrepresent? Actually po hindi lang po ako, apat po kami sa isa po itong research po contest ng World Federation on Medical Education po. Yung mga usually po mga sikat na mga doctors from US kahit saan po sila, pero kami pong apa, out of 10, apat po kami pinadala doon at ang galing po ni Lord, headed by our Dean, Dean Madeline Sosa, kami po ay nanalo ng Best Paper Award. Yung paper po namin ay nanalo out of 20 countries po. At research po yun. Otit, na ano mo ba, sa kabila ng mga pangyayari sa buhay mo, ay, nakarating ka pa sa ibang bansa, nabigyan ka ng parangal, ano yung pa yung mga dapat mong pagpasalamatan? Gusto ko lang po talaga pasalamatan at patunayan na ang sakit po, yung mga sinasabi nila, parang gusto kong balikan na kaya natin, mga tribo. Hindi natin tayo mag-resort into itak kung inaaway tayo, iiyak at mag-asawan maaga kasi yun po nangyari sa amin. Eh. Pag inaaway ka sa school, binubuli ka, iiyak ka sa mama mo. Pagkatapos, huwag ka na mag-aral, inaaway ka pala doon. Pero dito, napatunayan ko na nagsimula ka, na 75 lang yung average mo, absent na absent ka, pero kaya mo bang maging matalino? Hanggat may taong maniniwala sa'yo, maabot mo ang pangarap at mo. At nakarating ka pa sa ibang bansa. Opo. Anong gusto mo sabihin kay mama mo? Nasabi na niya kanina. Ah, nasabi na ba? Sa ano na lang po siguro. Gusto ko lang po talagang bigyan ng time ng mga tao na niniwala po sa akin. Una-una po yung mga missionaries, OMF missionaries, Mabcam Caspers. At isa po, ang aking major sponsor po talaga na papaaral sa akin ng 100% po sa, pwede pong sabihin ng school? Sa medicine? Yes, okay lang po. Okay po. Sa De La Salle College of Medicine po. Brother Gus, Brother Armin, Dr. Cabanias, Dean Sosa, Doc RA, alam ko pong nagpapagaling kayo dyan sa hospital. Maraming salamat po sa pagpatutuloy niyo sa akin. Yun. Thank you. Sa lahat ng mga tumutulong sa inyo. Sa lahat, brother. Yes, God bless. Pabuhay kayo. Brother Louie, hindi ka sama? Iba yun. Thank you, Otit. Thank you. Good luck. Thank you.